may nakunan kami sa picture namin at hindi namin ma-explain kung ano ito. Hindi po namin masasabi kung tao po to ito kasi napakahirap po paliwanain to kasi para siyang tao o hayop ba. Pero ayun, sinasirkulan ko, parang ito yung kaibigan ko na matay. He passed away na noong nakaraang years, na ilang years na nakalipas. Isa pa siyang kaibigan po namin na sobrang depressed po sa kanya, sobrang depressed niya kasi sobrang broken niya, hiniwalayan siya ng GF niya. Ayun guys, so ito po namin i-explain, ito po, dito ko po i-explain yung mga nangyari at dito po yung i-explain ko kahit ano yung mga dahilan na ba't ginawa niya yung pagpakamatay. So panoorin niyo to. Hi po pala sa inyo guys. So meron po akong sasabihin sa inyo kasi dito po namin nakilala yung isang tao nagpakamatay dahil sa sobrang depression niya, dahil sa sobrang stress niya guys. Mali ka dito, samahan niyo ako guys. Dito po sa lugar na to, ito po yung dating cemetery po to. Bilapit ka, huy! Dito po yung dating cemetery po to siya guys. Pero nakilala namin noong 2012 or 2013 ba yun? Kasi sobrang friend niya guys. Naging friendship namin na matagal. Matagal namin naging friendship dyan. Dito po yun. Dito po doon ang lugar na nakilala namin siya. Kasi ang akala namin so wala siya problema. Pero nung nalaman namin na marami pala siya mga problema, bigla na bago niya ugali niya. Hindi niya ma-explain yung mga na nangyari sa buhay niya. So yun guys, sa picture namin yung pinakita kanina yung mundo, dito yun kasi nagpapamatay yung business. Hindi po yan itsura niya sa dati. Ang itsura po yan is isa po siyang bahay. Bahay guys. So ayan po, nandiyan po siya, nagpakamatay guys. Nagpakamatay siya is yung year na 2016 ba yun? 2016 o 2015. Last 2 years na. So ayun, dito po siya guys. Napaka-friendly po niya sa kanya guys. Napakabait ng tao. Namiss namin siya, sobra. Pero nung nakunan namin sa selfie yung nakaraang araw, hindi namin alam kung sino yun kasi wala naman kaming kaibigan na matay na babae, pero kahit isa lang, hindi namin alam kung sino yun guys. Dahil doon na iwan siya na nagpamatay siya dahil doon sa hindi sa pamilya kundi dahil sa iniwan siya ng GF niya. Napaka-broken siya guys, dito siya. Bisa na bahay, nagpakamatay guys. Napaka maliit na bagay pero namatay siya dahil dyan. Dahil na sa broken hearted guys. Tulad ko nito. Ito guys. Itapon na sa ilan ko. Ba't ko jawa? Patuloy!